Ga-upgrade tayo. Terna, ilan taon na yung pinamot? Problema kasi tayo sa gulong natin. Ayan guys. Bumitaw, ayan o. Malugulit. Yung spacer mo, nakayod o. Puta na, wala na lang kayo ng dasin. Terna, ilan taon na yung pinamot? 2020 eh. O, di lang. Dalawa. Ang ganda ng kain. Serious. Ha? Ang ganda ng kain, no? Pantay na pantay. Oo. Oh. So, ayun guys, ano, nagka problema kasi tayo sa gulong natin. Ayan, naayos na Sir Dens. Kasi, nung nagpapalit ako ng gulong, merong hindi na ikabat na ibalik na spacer, ano? So, actually, nalaman ko lang yan nung natanggalan ako ng kadena. Tapos nung hinigpitan ko, aba hindi ko na maitulak. Ano nung ikot ng gulong? Yung pala, sumobra ang higpit kasi nga walang space eh. Dumidikit na dito. Anong tawag niya? Plants hub ba yan? Dumidikit na. So akala ko naman, aminok nung sira yung aking preno o yung bearing ko. Nung dinala ko sa shop, ang ginawa, inugot, pinalitan yung mga bearing. Eh, ayon sa ating expert, hindi maganda ang pagkakabit ng bearing. Pasablay ba ang kabit ng bearing? Sablay, baka may wala pagkasama. Ayun, so, yun. Kaya magandang na dadala ko na rin dito. Actually, dapat nung isang linggo pa. Kaya lang nagka-abiria tayo dun sa isang supply natin na delay kasi walang supply. Pero at least ngayon, dumating na. So, ayan. Litirahin na ngayon. Mahirap po. Ayun, umalas. Ayaw kumalas. Ano ibig sabihin yan? Hindi align yung bearing. Umakapit, lumalaban. Nagalaw yung alignment. Yun eh. Ano ba nga bearing? Ano yun? Hugutin mo lahat yung bearing. Pull out lahat tapos. Kaya lang magpapatingan ko muna kung alin na may tama, papalitan. Oo. Kasi siyempre nakpersa ilang araw. Oh, pero bago lahat yan. Bago nga, kaya lang siya ilang linggong ano. Oo. Na gamit mo. Gamit. Ayan, no? Tapos madadaan ka pa sa mga malalalim na biyak-biyak na bato. Putay na. Saklap. Isipin, minsan na pinapasok ng ganon? Hindi binabayo? Hindi ko nga alam eh. Kung paano na ipasok naman yan, maayos naman eh. Ano nung malas, loko? Ganito. Ibig sabihin, hindi sa alay lahat ng bearing. Ayan. Pero alam mo nung tinanggal nila, bilib na bilib sila dun sa ano sa pagkaano mo ng bearing eh. Lagyan mo ng washer ng dalawa. Ito yung pinaglagay pansamantala. Oh, actually isa nga lang yan eh. Kulang dinagdagan na lang eh. Oh, may nawala talaga. Eh, putang ina. Sabi ko na eh. Oh. Kinain na. Kinain, di ba? Ayun ang kinain eh. Tingin. Oh, yan o. Oo, kita ko nga. Pero, ayan guys. Pero magagamit pa naman to. Okay. Ayan ang dahilan kung bakit nahirapan ka tanggalin. Oo, ayan. Sumabit lahat. Mahirap talaga pagka bara, basta lang naikabit, ano? Ang nawalang spacer dito, outside, oh, nawala. Oh. Yan dyan. Kita no. Mo yung kinain din, no? Kinain yung unang... Kinain yung ano? Yung unang sabi, ano? Oh. Yeah. Hindi, yan. Sabi. Diba nung bago nilagyan ng spacer, ganyan na nangyari. Tapos nung nilagyan na, naiwasan na. Pero nagkinain na muna. Kinain yung plansam mo, patay ka. Yan, di ba ipasok ito kasi yan? Disalign. Pero okay pa naman to. Basta nalagyan na spacer, okay na ulit yan. Hindi naman na ma-apekto na ulit. Makikita natin yun. Siyempre, hindi nasasaya dyan pag may spacer na. Kaya lang. Oo, nakayod na. Oo, suwi na ako. Sige, salamat ha. Sige, salamat. Ingat ka sa chicks. Oh, sumama ka. Ang dami naman pwedeng ingatan eh. Ah, okay, ganun ba? Ah, diba?
hindi. Lahat nalito. Oh, ayan oh. Dahil hindi maayos yung pagka ala pagkalagay ano. Bumitaw oh, ayan oh. Malugulit. Oh. Ah, di ba? Oh. Lahat nalito. Eh wala eh. Sumablay. Oh, hindi pa nalito. Palitan lang lahat. Oh, dapat ganoon. Ang problema, dapat mas swabe. Oh, disalign natin. Oh, papatan natin. Ito hindi na mo, hindi na papayagan kasi okay po. Anong damage yun eh? Yun na pero sa alin? Okay pa to. Oh, okay pa yan. Oh, yung isa lang. Yung loob. Oh, lahat na palitan para parang bago. Paano ko ang pering na mga patsa? Hindi ko alam, pero nasa mga 500 ata yung tatlo eh. Ito ang nakapupulot yung patsa. Buto nga hindi magnapuruhan. Pag napuruhan mo, patay. Natagalan pa nga ako eh, dapat actually niyan kinabukasan pinadala mo sa ano, dapat dinala ko na kagad sa iyo eh, wala naman akong materialis pa. Masasayang oh, ano ayun oh, oh. Bibitawan na naman oh, okay naman naman oh. Pero ayan bago yan, nakita mo naman bago pa oh. Bago yan, oh. Pero kasi dahil, yun, ano niya dahil hindi kontra lahat kumaganon. Bitaw na rin po, palitan na. Palitan ng dalawa. Palitan na lahat. Parang bago na lahat. Huwag na nating tiyagain. Tama, lumuwag ng house. Patay. Paano yung sinasabi ko pag pinatagal mo? Paano yan? Diba? Okay pa kaya? Pag pinatagal mo, ganyan na naging host. Kasi kontra lahat eh, ng tatlong bearing. Kaya nga may sikreto ang alignment, diba? Yan yung sinasabi ko sa'yo. Ay, sayang! Ay, nako! Panay pa naman ang biyahe ko ng mga nakaraang as. Tsaka original palagi ko lang. Makoto ata yung pinalit na bearing eh. Ha? Mahina pa. Mahina pa yun ano? Hindi kasi kung tutusin, ang NSP ngayon, wala yung peke. Ay! Original to eh. May kinano to yung kulan. Buti yung nag-iing. Ano ba si China eh? Huwag kay China. Lakas mong peke. Ayan, original to. Kulan. Ayan, kulan. Poland ang tatak. Made in Poland. Made in Poland. NSK kaso made in Poland. NSK. Yan. Saan ka nakakabili nito? Na-order mo rin. Secret. Na-order ko lang. Mas medyo mahal itong original. Kasi makakabili ka ng 50, 70. Eh kung masisira ka na masisira naman ng ano mo. Kaya nga nag-ano lang ako. Gumawa na ako ng mga branded. Bibili ka na lang branded na para ang gawa mo hindi masayang. Pati ito, si. Ito yung naging conscious nung DIY na yun, kinain niya, oh. Tangina yan ang mahirap. Ayan, but, eh, kung tumagal pala, lalo ng pangit yan. Ayan na pumasok. Ano gagawin mo doon sa axle? Ano eh, kikinisin mo ng konti? Ayan, kapalitan. Kaya ako sa'yo. Naka. Essay din yan. Oo naman, oh, marami tayo yan. Tangina ko pa. Ikaw. Marami tayong backup yan. Tama yan. Ganun lang ka. Ano, basta may maayos ang gamit mo. Sigurado ka pang ang lapat eh. Talagang pantay. Marami ko. Kanina nakaangat. Ngayon hindi na. Okay na. Mapapalagay na rin ako. Yung spacer mo nakayod oh. Puta, nawala na lang ng dasil. Nawala ito, na rin ito dasil. Yung nangyari nung nawala yung spacer. Oo, oh, kinayod. Oh. Kasi dumidikit na eh, no? Oh. Anong tawag ito? Plant sub. Ba't pinatagal mo? Na napaka-importante ito. Hindi ko nga alam eh. Kung hindi pa nga ako natanggalan ng kadena, hindi ko alam na ganun eh. Importante kasi ito. Nung tinanggal yan, yun ang hinahanap. Sabi niya, ba't parang asa na yung spacer nito? Walang spacer. Ganito kaalaban yun ito. Ganito kaalaban yung spacer niya. Yan. Dilalagyan mo na. Lalagyan siyempre. Tayo. Yung problema, di na malalagyan ng dasin. Bakit? Wala na eh, naupod eh.
to. Paano may lalagay yung sill? May sill kasi dito na ganito yon. Oo. Ngayon dahil naupod, makapal yun eh. Ganyan kakapal yan, no? Ay, hindi naman mapatungan. Kina. At di matalin ang dudumi yan. Nakapron ka sa ano. Yun lang ang problema doon. Ako, paano? Ay, paano? Binabaha ako. Yun lang yun eh. Nadadaan ako sa puti. Kaya dapat ito, grasahan na ng sandamakmak ng loob. Okay. Pero nakakabili din yan. What? Hindi, isang set. Isang set. Anong ito? Tawag dun sa set na yun? OKM conversion kit, Lansab, NTR. Ito, ito? Oo. Isang set. Ah, puno naman. Sinuno naman. Kasi dapat puno na para hindi napasukin ang tubig. Ayan kasi yung silo, ayan o. Nadurog eh. May rubber yun dito. Ngayon, dahil wala yung spacer na dumikit yung Lansab, kinayon niya. Ubus. O, di ba? Ayun ang naging problema mo. Ngayon, okay na. Pwede po lang tayo. Eh, hindi pa rin 100% kasi nga wala na yung dust seal eh. Sa tingin mo kaya, mga gano'n naman itatagal niyan bago matagal naman? May taon naman. Sabi, ito na ba? Oh. Simula kanina, oh. Ayun, oh. Okay. Pero pagkakaiba nun. Oh. Oh. Diba? Walang sabit, ano? Okay. Nang kain eh. Kaya pati yung ano tayo, yung dustin. Ganaan nga yung dustin eh. Nawala. Wala nang kakapitan. Wala nang kakapitan ng dustin eh. Yun ang magiging pro na ngayon sa ano, no? Dumi na kalaban ngayon dyan. Oo, kaya lang, maganda nga siya ba yan, no? Kaya pinuno ko ng grass yung bearing. Kasi no twist ka eh. Oo nga. Wala ka ng twist ko din. Ito nga, pag dito may kayon, alam mo, kinayon yun. Saan, saan? Yan, no? Oh. Ah, oo, oo. Kinayon yung ano. Sayang yung mga ano, parts. Pero okay pa naman, makapal pa naman to. Okay pa. Sana nga walang bingkong. Alaman natin yung pag-break. Kasi nagkakabing kong yun, kung napara siya. Ah, yung klase ng pump na yan? Universal? Universal naman. Hindi, ang bracket kasi dapat universal na. Ito, bilis ko lang nagamit yung pump, di ba? Hindi na tayo gumalaw. Oh. Kasi, yung universal yung pump. Ah, yun, oh. Ito yung nawala, yun dito. Yan, oh, yan yung spacer, no? Napakaliit. Ngayon, dahil wala ng rubber, mahirap na ipasok tuloy. Napakaliit niyan, pero napaka-importante. O, walang kakapitan. Wala, kasi wala na eh. Nawala yung ano. Kaya medyo mahirap eh, ano. Eto na, oh. Wala na pa tayo, mag-bubolt pa ako sa likod, tapos bracket. Ito, hindi bracket. Naman to sasabit, ito. Okay, okay, lalagyan natin ng mga holder yan. Pagkana tayo ng bricks, babe. Sinayin muna natin bago tayo mag-final. Yo, ayos na. Ayos na. Bracket na. Yun na yung pump. Ayos. Sabi na rin, pangindo na sa lirte. Ayun. Ayos. Legit talaga. RCB. Maganda kasi yung malakas preno mo, makatakbo ka lang mabilis eh. So yun guys, ano. Itapalodo natin. Kaya mapapansin nyo, madalas na nakikita, hindi na sa gitna. Dito pala na-adjust yan. Oh. Meron dyan adjustan. Kaya lang, kailangan tanggalin mo yung mga peris para ma-adjust mo kung wala kang ganitong tools. Dali-atas tayo. Ngayon, kakapitan mo ha. Kapitan mo na gano'n. Oh, yan ha. Yeah, antay mo para hindi pumilipin. Dito hawak dito. Dito? Yan. Yan. Sakto yan pag ano mo. Nakalay na yan. Check ka. Ito. Wait, sobra. Ano natin? Okay, tuwid. Okay. Balang sila. Alright. Dito yung in-adjust. Oh.
Alright. Testing. Parang doon yung puha natin ha. Sana ba? Sana mo? Ano ako? Labas, labas ko sa'yo. Saan? Division. Sa preno, sarap, RCB, panalo. Ano, lamig kayo, kumusta? Wala! Okay na? Wala, oo, swabe. Ayan, Kuya Dance, dahil tapos na tayo, gusto ko ikwento mo kung ano yung mga nakita mong problema ng motor ko, yung gulong, tapos kung ano yung mga ginawa nating solusyon. Bali, ano yon yung suspensya mo, di ba, bearing. Wala namang problema, naging alamin ng bearing. Kaya lang, siyempre, dinala mo sa iba, may kisumapply. Di ba? Tapos, nagpapalit ka ng gulong, nawala yung spacer. Ayun na, napaka-importante yon. Hindi na ibalik. Isang spacer lang ang mawala. Sabit supply lahat yun. Dami na apektuhan. Ang dami na apektuhan eh. Tapos, siyempre, hindi mahigpitan ang ihi. Sasayad yung bearing nun sa plansab. So nakita mo, kinain na yung kinain ano. Yung plansab eh. Na so, kaya nawala pati yung pati yung ihi, yung axle natin. Pati ihi. Kasi sa alignment yun. Sa alignment ng mga bearing yun. Dahil pinagalaw mo nga sa iba eh. Mayroon kasi tayong special tools para sa pang-align yan. Atin na lang yun kasi matagal natin pinaghirapan yun eh. Hindi, basta ang importante dun na nakita mo yung problema at nasolusyon na natin. Nasolusyon na lahat. At least ngayon, ulit. Yung caliper ko naman, di ba, pinapalitan ko. Actually, upgrade naman yun. Hindi naman yun actually sira yung walang ano natin. Kumbaga, in-upgrade lang natin. So, ano masasabi mo dun sa ating caliper na bagong... Yung RCB, talagang tested yung RCB. Parang ano, nung tinesting ko, parang ano eh. Pitik lang, di ba? Parang bagong... Yung RCB kasi tested na yan. Kaya lang, lahat naman pwedeng pagganahin yung caliper. Basta marunong lang mag-rebracket, ha? Lahat yan rebracket. Pag sinabi, kasi wala namang, hindi naman stock yun para doon sa SA. Sinabi nilang, ito sir, pwede bang ikabay that? Pwede! Discarte na lang ng modifier yon yung gagawa. Ganun lang naman yun eh. Kailangan mo yung sariling discarte. Ganun lang yun. Okay. So maraming salamat kaya din sa, pahabol pa. Basta pag mga tested na brakes, pasyal lang kayo dito. Ayun. Tayo naman eh. May page ka, 'di ba? FB page, so pwede kang kontakin doon, no. May contact number ka rin ba doon? Meron nakalagay. So 'yun. Tapos sa mga repair nandito, mag-PM lang kasi pakita na lang kung anong klaseng conversion yung ginawa. Lahat naman may solusyon eh. Gawa saka lang yung schedule. Schedule palagi. Importante kasi walang walk-in ha. Kasi medyo siyempre nakakahiya naman sa customer. Hangga't maaari kasi iniiwasan ko yung walk-in kasi ayaw ko yung mag-aantay kayo ng matagal. Nagtatambak. Tsaka hindi naman kalakihan yung pwesto natin dito. Walang ayaw ko yung minamadali ang trabaho. Yun. Kasi gusto ko aalis kayo sa lugar ko, sa bahay ko na masaya, nakangiti. Yun ang importante. Natin. Safety tayo palagi, safety. Okay. So yun. Maraming salamat Kuya Dance. Sige, sa susunod na pagkikita ulit.